ano po yung typical day ninyo dito sa nursery? For 1 week, 2 times andito ako, Tuesday and Thursday. For monitoring, water monitoring, and giant clamp monitoring. So, pagka sinabi niyong water monitoring, ano po yun? Water monitoring included the water parameters, the salinity, temperature, pH, and DO. The giant monitoring, nag-iikot lang ako, may times nagme-measure ng giant clamp. Then, kini-clean ko yung mga juveniles, ang cages nila. Then, yung mga juveniles, binabrush ko siya. Pag sinabi natin juveniles, these are... baby giant clamps. Mga ilang months old? Juveniles clamps namin sa ngayon is 9 months kami. Mayroon 11 months kami sa ngayon. Bakit mahalaga yung mga pH, yung mga salinity? Kailangan ang water parameters kasi ang clams, hindi lahat ng clams ng species nabubuhay sila. May mga clams din na nabubuhay sa mataas ang salinity. Ito namang clams na nandito na nabubuhay sa Pilipinas, nakaka-survive sila 28 to 32 ppt. Then 28 to 32 din degree centigrade ang temperature niya. Ang normal na PPT ng dagat is ilan dito sa? Mostly ang sa Silaki na temperature niya is umaabot ng 30. Then ang salinit niya is 29 PPT. So this makes it an ideal. Ideal site. Kaya yun ang pinili nila. Yes, sir. So, yun yung ano, yung mga giant clams dito being the nursery manager. Kabisado niyo kung ilan ang bilang, kung nasaan sila and all that? Lahat ng clams dito alam ko kung kailan ang birthday nila at kung nasaan sila. Okay. Kasi kailangan mong alamin kasi may cases na magpapaitlog ka. Kung hindi mo alam, kukuha ka ng isang cohort. Tapos kukuha ka ng isang cohort kung hindi mo alam kung saan sila. Ma-infertilize sila. Kasi ang clams, kailangan kung kukuha ka sa isang clams ng sperm, sa ibang clams ka kumuha ng egg. Para makabuo. Oo, ma-fertilize sila. Kasi ang kung isang clams lang, anyway, ang clams talaga, hermaphrodite naman siya, babae siya, lalaki siya. Pero kung isang clams lang kukuhaan mo ng egg, kukuhaan mo ng sperm, so parang siya ang nanay, siya pa ang tatay. Hindi pwede. Hindi pwede, infertility. And breeding. Very interesting. So, paano po? Pinapakain niyo po sila? Kung nasa hatchery sila, pinapakain namin sila kasi limited na ang tubig, ang food na nakakapasok sa hatchery. Whereas kung nandito sila sa dagat kasi open siya, so hindi namin sila pinapakain. Kasi yung kulay niya may zoosantili na. Ang zoosantili at saka giant clamp may symbiotic relationship. Ang zoosantili, yung kulay ng giant clamp, yun ang tatawag na zoosantili. Ang zoosantili, nagbibigay sa giant clamp ng nitrogen at saka oxygen. In returns, ang giant clamp nagbibigay ng oligosaccharide. So kahit saan mo siya ilagay sa dagat, kaya niyang mabuhay as long wala lang fresh water. Lahat ng mga nandito yun sa nursery, galing muna sila sa hatchery? Is that it? Yes. From D0... Day zero up to 8 days, nasa LRT sila, larval rearing tank. Doon then, sa hatchery. Then, after sa LRT, 9 days, sa settlement tank na sila, nasa mga concrete tank na sila, for 5 months. Okay. After ng 5 months, nililipat namin sila sa ocean nursery, pero yung naka-cage na sila. Yung makikita nyo yung mga cage, naka-cage sila kasi madali pa siyang kainin ng mga predators. Such as mga predators like octopus, eel, pufferfish, helmet crabs, yun ang mga predators.